Yamaha sa Mandaluyong, sa warehouse nila para kuhanin yung bago natin motor. So, yung bagong motor natin na to ay isang Yamaha Fazio. No? So, medyo rare siya ngayon kasi kakaunti lang nilabas talaga. Fortunately, nakakuha tayo ng unit na binigay sa atin ng Yamaha. Yeah, so, maraming salamat sa Yamaha Philippines sa pagbigay sa amin ng motor nito. This is Sonic Steel Book, no? Sa service namin with Yamaha sa last makina photo show. Panoorin niyo po yung susunod na vlog, i-review natin yung motor pag kumukuha natin siya and makita niyo po yung gaano kaganda yung motor na to. And see you in a bit! Okay guys, so nakuha natin yung Yamaha Fazio, no? So, ito yung Neo Classic scooter na nilabas ng bago ng Yamaha. Very admirable talaga siya at napakaganda talaga nito scooter na to. No? At the same time, very affordable. So, i-review natin yung motor nito siguro in a bit para ipakita sa inyo kung ano yung mga features at anong kagandahan itong scooter na ito compare sa ibang scooter. So again, maraming salamat yung mga Philippines. Panoorin nyo lang po, i-review natin siya. Hi guys, so nandito na tayo ngayon sa Iron Makina Custom Showroom. As you can see, nandito na yung Yamaha Fazio na kinuha natin kanina sa Yamaha PH. Kanina sinabi ko na ipapakita natin yung features ng Yamaha Fazio na ito. Siguro babaguhin natin ng konti yung segment na to kasi medyo typical na yata yung ginagawang vlog ng mga ganyan. So marami na tayong nakikitang features na about Yamaha Fazio. So ngayon naman, ang babaguhin natin, siguro lagyan natin ng twist. Ang gawin natin ay kung paano natin siya i-customize. So since Iron Makina Custom is well known sa pagdating sa pagkukustom ng mga motor, so bibigyan namin kayo ng idea kung anong pwede natin gawin dito sa Yamaha Fazio na ito. Makikita nyo yung mga pwede nating possible parts at the same time kung ano yung mga pwedeng idea ba, small ideas na pwedeng pagandahin ang Yamaha Fazio. Okay, so unfortunately hindi natin siya magagawa pa ngayon yung mismong actual na pagko-customize kasi nga kakukuha lang natin ng motor. So tuturo natin ngayon kung ano yung mga pwede nating gawin. Panoorin niyo na po. Okay guys, so ito na yung Yamaha Fazio na kinuha natin, no? Kinuha namin na kulay ay yung silky white, no? Tatlo ang lumabas na kulay nito, which is white, turquoise, or yung parang teal green. And at the same time, yung color red. Yan, yung parang Ferrari red ang itsura. Okay, so makikita nyo na napakaganda talaga nitong motor na to. Neo Classic talaga siya. Modern, pero classic ang look. Yan, yun ang ibig sabihin ng Neo Classic. Okay. Ngayon, i-describe natin yung ano yung mga pwede natin gawin dito sa Yamaha na to. Ayan, napakaganda talaga niya, no? Yung features niya as it is, maganda na talaga siya. You have the LED lights. Ayan, so very bright siya pag gabi. Tapos, we have the individual signal lights here na naka-embedded sa mismong chassis or sa frame. Okay. Tapos, madami tayong ditong mga storage. As you can see, meron tayong yan, meron tayo dito water bottle holder. Tapos may extra storage tayo dito. Plus, meron din siyang mga yan, meron siyang outlet, no? So, I think pwede siya magkabit ng USB dito. So, pag in case na mag-charge ka ng phone or anything na pwede mong i-charge, ayan, pwede yan dyan. Ang binigay sa atin ng Yamaha is yung may susi. So, meron kasi lumabas yata nito na keyless, no? Mas mahal yata ng konti yun. Okay, so, first things first, if you notice, dito sa Yamaha na to, sobrang simple talaga niya, sobrang linis. Unang-una ko nakita dito sa Yamaha Fazio nito, ang hindi ko nagustuhan ay yung side mirror. Pagdating na pagdating dito nitong Yamaha Fazio na to, ginawa ko ay pinaltan ko agad ng side mirror. Yan. Yan, yan yung side mirror niya na ngayon. Kasi ang original side mirror nito ay plastic, which is yung same typical na side mirror na nakukuha natin sa mga brand new bikes. So ngayon, parang mas maganda yata ang ganitong klaseng side mirror, no? So maraming difference or maraming mga design ng classic side mirror. Pero ito yung mas tingin ko na mas bagay. Mas classic siya, classy, kasi chrome siya, oh. Maganda yung maganda yung materials nitong side mirror na to. Ayan. So, yan yung unang-una kong pinaltan talaga pagdating dito sa motor na to. Okay? And then, etong carrier na to. Yan. Yung carrier na to, as it is, maganda siya. Okay, but for me,
since nagko-customize po kami, may mga vision or may mga nakikita kami na pwede nating i-improve dito sa motor na to. Okay, so etong klaseng parang rear holder to eh, parang hawakan ng mismong passenger, no? Yung iba kasi talaga, meron talaga lumalabas na parang carrier para sa mga top box or parang bags, parang katulad ng Vespa. Okay? I would suggest na kung gusto nyo o pag kumuha kayo ng Fazio, I'd go with the chrome ones kasi mas classic pa rin talaga ang chrome, or kung gusto nyo i-blackout yung design, pwede rin naman. Pero meron talagang classic na design na babagay talaga para dito sa Fazio na to. Meron pa nga may backrest eh, pero I think hindi na masyado maganda yung may backrest. For me ah, personally, siguro mas okay na sa akin yung may carrier lang tapos pwedeng maglagay ng bag. Sa harapan, may ganun din eh. Meron ding parang carrier akong nakita na nakukuha or nabibili. So I guess okay din yung lagyan sa harapan, parang nga rin Vespa siya, no? Pero personally, parang it would overkill the whole look of the Fazio. Kasi if you notice, yung Fazio as it is sa harapan, malaki na siya or bulky na siya tignan talaga for a Neo Classic na scooter, no? So I would retain the same look pa rin without the carrier. Isa pa, yung tires niya or pinaka tire set niya, no? The tires are okay. Maganda yung tires niya, which is I think Dunlop yung ginamit dito ni Yamaha, which is good kasi maganda yung brand niya. Sa akin lang, if I wanna customize this, palitan ko yung color ng mags niya. But if you wanna go for that classic look, I would go for doon sa may mga rayos. Diba? Para mas mas buo siya tignan. Mas buong classic talaga tignan. And I would go with the lighter color. Maybe chrome as well or silver. Bright silver para mas buhay na buhay yung area na to. Para makomplement yung whole look of the bike na medyo light na. Sa sidings naman, side garnish naman, meron tong plastic. Meron ako nakikita na aftermarket na pwedeng ipalit dito, or yung iba pinapatungan lang nila, or yung iba ginagamitan nila ng parang side carrier naman. Pero kung classic lang talaga, I would go for silver badge or silver replacement of this para tapos may Fazio dito. I would go for that kasi mas classic, mas neat, mas malinis talaga siya tingnan. Okay? I would retain the same color or same sticker, pero if you want to have that clean look, pwede mo siyang tanggalin kasi parang I think this parang sticker lang siya literal eh. So clean lang talaga yung side garnish mo. Okay? Sa seats naman, since the color combination of this bike is white and black tapos may konting teal green, for a classic look, I would go for brown. Maybe retain yung pagiging plain nito, wala masyadong design dito on this part. And then if you want to put some linings dito, yan, pwede rin. Pero yung lining siguro dito, I would go for something na medyo light lang or hindi masyadong malalaki. Parang hindi siya masyadong, ano mo yun, parang hindi masyadong embossed yung pinaka-design niya. Ano mo yun, to maintain lang yung seat height. Also, if you want to do that, might as well change the handle grip as well. Marami na lumabas dito, even Lazada, maraming mga handle grip na brown talaga. Or sa mga local na custom shop nyo, I guess meron din sila mga brown handle grips na papasok dito sa manibela ng Yamaha Fazio. Okay? So, para medyo combination talaga siya. As close as possible, dapat parehas yung color niya. That's for me. And then this side here, yan, black siya, no? As for protection, rubber is okay. Maganda yung rubber. Pagdating sa looks naman niya, I would go for aluminum plating. Parang, alam mo yun, although hindi siya super classic tignan, pero I guess mas malinis lang talaga tignan. At the same time, protection na rin sa plastic para hindi siya agad-agad nasisira or nagagasgas. Diba? Mas maganda tignan yung aluminum, mas malinis, mas madali siyang linisin. Tsaka yung design niya, babagay dun sa look. Lalo na kung lagyan mo siya ng chrome rims or silver rims na nakarayos nga, diba? Yun. Babagay yun dito na silver yung pinaka-pattern niya dito sa step board niya. Sa exhaust naman, yan. Classic is classic. Sometimes kasi people tends to give an impression of classic na talagang wala masyadong design or basic lang talaga. But for this exhaust, medyo hindi lang ako nagundahan dito sa cover ng exhaust na to. Yan. So, pansin mo, very plain lang siya. Wala siya masyadong design. Marami din ako nakikita ang aftermarket nito. But, I would suggest,
kung if you have a local customizer or gumagawa ng mga motor, nagbi-builder, pwede kayo magpagawa dito ng silver aluminum plating na may logo ng Fazio or Yamaha para naman mabuhay tong side na to. Kasi yun nga, if you notice dito sa part na to, yan, medyo dark yung ilalim ng Fazio. Ang siya for me, para medyo mabuhayan yung side na to, magkaroon ng liwanag ba. Okay, to balance the color. Okay, so yun yung mga naiisip ko na gagawin ko soon, no? Yan. The levers are okay, maganda naman siya. I would prefer siguro mas polish ng konti. Siguro pa either ipa-chrome natin siya or ipolish natin siya para sober kintab niya, kasing kintab ng chrome nito, para mag-blend siya. So mas maganda siya tignan, di ba? Mas premium. Okay? Sa airbox naman, I guess wala na tayong magagawa sa airbox kasi ito yung stock ng airbox. So I guess meron din mga aftermarket talaga na nabibili na. So dito, I would suggest siguro a little bit of plating as well para magkaroon ng design din. Kasi flat naman to eh, madali itong lagyan ng plate or aluminum plate lang na pwede natin idikit lang just for the sake na meron siyang lighter color dito, kasi nga masyadong dark tong part na to, diba? So yung iba kasi siguro ang gagawin nila dito sa mga gitong design na to, they would stick with parang yung Thai look kung tawagin nila. So maraming kulay, maraming different colors, especially yung mga bolts nila, yung mga yayamanin bolts. For me kasi ang classic is classic, so you wanna retain the original pa rin. Pero if you want to upgrade, might as well stick with the genre, kung anong mismo yung motor. Kunyari, ito classic talaga siya, so make it classic, more classic, diba? Ganun lang naman. With the suspension, hindi ko pa siya actually na-road test, no? Pero appearance-wise, this is okay. Simpler the better. Pero if you want a performance suspension, I guess marami tayo dyan aftermarket na magagandang brand as well. With the color scheme or mismong color ng motor, okay, meron mga tao kasi talaga na gusto nila na ibahin yung color ng mga motor nila para to make it more unique, no? So personally, hindi ko na muna siya siguro papalitan ng kulay. I would retain the same color, yung silky white na to. This is enough for me. Malinis na siya, maganda na siya. Kasi, and the color itself is really nice. Maganda yung pagkakapintura niya, maganda yung lapat niya, and combination. Very minimal lang talaga ang pwede natin gawin dito, actually. Pero, if you wanna put more design, it's up to you pa rin to how to visualize your motorcycle. The simpler, the better. Yun lang naman siya. Minsan kasi nag-overkill tayo sa design ng motor. Sometimes kasi minsan nakakaroon pa tayo ng idea all throughout once na ikabit na natin yung mga parts na gusto natin. And nadadagdagan pa. Tama? Okay, so dito naman, buksan natin to ngayon. May nakita ko nito sa Facebook market eh, na parang cover nito. Okay, so parang may cover to dito para hindi siya kita na plastic, no? Parang leather pa nga ata yun. So I think that's a good idea as well, para hindi rin masyadong makalat tignan. Plus, ma-retain din yung original plastic ng U-box natin. Kasi may mga tools tayo, may mga matatalas tayong nilalagay dito sa U-box. Nagagasgas yung plastic. So siguro maganda rin lagyan natin ng cover to. May nabibili niyo, I think sa Lazada meron din ata yun for sure. Yun, so yun yung take ko pagdating sa customization ng Yamaha Fazio. Okay. If you want to be drastic to do something like this, or if you want to go a bit more, you know what I mean, mas madaming customization na gagawin mo, of course, it takes a lot of skill at the same time. It takes a lot of money to produce or para magawa siya. If you have the budget, then go for it. But if I were you, kung ako lang naman yung magpapagawa ng ganitong klase, kasi maganda na talaga siya eh. Pero since we're on the market ng customization, I would prefer talaga to do it as simple as possible. Yan. Kasi classic scooter to eh, di ba? Hindi naman to mga scrambler, hindi naman to mga cafe racer. So I guess okay na sa akin yung ganun look, para lang ma-justify natin na malinis talaga siya. Okay? One more thing. Yan. Talking about scrambler. Yan. Hindi natin pwedeng gawing scrambler literal ang itong motor. Diba? So, pwede natin siyang gawing rugged look. Okay? I would go for that look naman if ever naman na parang siguro nagamit ko na to, medyo nagsawa na ako sa itsura niya. I would go for that look, medyo rugged naman. So, explain ko naman to ngayon. Sige. So, with the rugged look naman, yan. So, again,
For me personally, I would retain the color. But this one, if you want to go for that rugged look, change the tires, of course. Medyo, I would go for knobby tires or yung mga dual sport tires. Maraming brand na magaganda dyan, na magaganda yung tread. Mas maganda front and back. Ayan. If you want to add more na accessories, siguro yun nga, yung kanina diniscuss ko kanina, yung side carrier dito. Kahit anong bag pwede mo ilagay para all terrain ba? Parang kahit anong gusto mo ilagay dito sa side na yun, mas maganda. Okay. So sa pag scrambler looks, I would retain the black color ng seat kasi very minimalist kasi ang black, tapos it goes with the rugged look talaga. This one, siguro papalitan ko siya ng mas lower, mas mababa, or mas smaller. With the headlight, maybe there's a film na pwede mo siyang i-darken para mag-dark ng konti itong screen para hindi masyadong light. Visually, makikita mo siya na madilim talaga siya tingnan, and it looks more rugged or mas matapang siya tingnan pag medyo dark yung headlight niya. And then this one, I would black out this one. These two, yan. This one naman, I guess meron ako nakita nito sa mga shop na nagrapatong sila ng garnish or yung mga sidings dito na color black. So I think okay din yun for that look, no? And then, with the fender, siguro I would prefer to pick it out. Maybe have it customized, gawa na lang na mas manipis. Mas manipis siya, mas konti lang, pero mas higher. But to complement dapat yung color niya, tapos yung pinaka-design ng fender, it has to, you know, complement the look pa rin ng scooter. Kasi mamaya, ang gawing fender is yung katulad ng mga pang-scrambler or cafe racer, parang hindi babagay. Dapat parehas yung itsura pa rin niya para bagay pa rin sa scooter. Okay? This one, mags, okay na siya kung rugged look ang gusto mo. And then if you want to upgrade the suspension, I think may nabibilian to na mas maganda klase ngayon. Branded ones talaga na babagay talaga if you wanna go for that rugged look. And I think pwede ka rin ata magtaas ng konti para medyo humaba naman yung suspension. Okay? So dito, ganun din. Palit ka ng suspension na mas higher ng konti. Siguro maybe 20mm difference para medyo tumaas, para pag in-offroad mo siya, hindi siya ganun ka sasayad, no? But if you wanna go for that, siguro kailangan tanggalin mo to. O kailangan mag-cut down ka nito kasi I'm sure tatama na to sa fender yung gulong mo, no? You have to consider that pag nagpalit-palit ka ng mga piyesa, pag ginawa mo siyang rugged or parang all-terrain bike. Okay? And then with the rear carrier, I guess this is okay as well if you wanna go for that look. Pero siguro maganda rin yung may carrier bandang haba para magiging utility mo rin siya, magagamit mo rin talaga siya. Siguro dito, yan, bagay pa rin yung steel plate pa rin. You can blacken it out. Pwede mong ipa-powder coat yun, or you know, just make sure na mukha talaga siyang rugged. Maganda yung, tapos may mga butas-butas, di ba? So maganda siyang tignan. My take, pagdating sa customization, if you wanna go for that rugged look or if you wanna go for that classic look. Marami pong salamat kung kapanood po ulit ng video po namin. Sana nagustuhan niyo po yung segment namin dito sa Yamaha Fazio na binigay sa atin ng Yamaha Philippines. So maraming pong salamat ulit. And I hope panoorin niyo po yung mga ibang vlogs po namin, yung mga inilabas po namin, yung mga vlogs previously. Subscribe po sa YouTube channel po namin, it's Iron Makina Customs. And then like, share our page po sa Iron Makina Customs din sa Facebook. And then Instagram, please follow us at Iron Makina PH. Yeah, so makikita niyo naman po doon lahat yung mga ginagawa po namin at mga gagawin pa po namin in the future. So maraming po salamat sa pagpapanood. This is Paul of Iron Makina Customs. Again, thank you so much. Ciao.